Positive Day Delivers, this is Dr. Gigi, this one from Mike and James Project. Magandang gabi sa lahat ng delivers natin. And this is the first time po tayo mapanood sa YouTube channel. Thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Dr. Gigi Sunga. Alright, so, apat na bagay na dapat ginagawa ng isang OFW pag umuwi siya ng Pilipinas. Okay? Kasi kanina lang may kausap tayo, galing po siyang Japan. Hello to you, ma'am. Nagkaroon kami ng one-on-one coaching sa SM North. So, she's from Antipolo. Nagpapasalamat ako sa kanya kasi ako talaga yung una niyang kinausap. At dala niya yung notebook niya, pinapakita niya talaga na nanonood siya ng mga videos natin, nagsusulat talaga siya. So, nakita ko lang na sa mga steps na ginagawa niya ngayon, napakahalaga na mga alam mo kung anong gagawin mo pag uwi mo sa Pilipinas. Right? Karamihan kasi sa mga umuwi na ating mga kababayan dito sa Pilipinas, parang nalilito. Alam niyo po yung nalilito. Nawawala sila sa goal nila. Nawawala sila sa focus. So, ang dami nila nagagawa. They are so very busy. Punta dito, gathering doon, reunion, attend ng everything. So, then before knowing it, tapos na yung bakasyon, wala silang solid. Wala silang concrete na bagay na ginawa pag-uwi nila dito sa Pilipinas. Okay? So, dapat may apat kang gawin. Alright? So, pero bago yan, announcement muna tayo. Lahat ng mga OFW na nasa Hong Kong, punta po ako dyan November 18. And if you want to attend, please register. Sa Cebuana po ay magpadala ng yung registration fee for only 150 Hong Kong dollars. And kung gusto nyo po magpa-coach dyan, one-on-one, so I'll give you 2 hours. So, marami tayong time, November 17 and 18 in the morning. Plus, if you want to advertise your business dyan, dahil marami ako makakausap na OFW, pwede po natin gawin and isa pa i-upload natin sa aking YouTube channel. Okay, so samantalin natin ang pagkakataon na nandyan ako, makapag one-on-one coaching tayo and advertise your business. Alright, so balik tayo sa topic natin. Apat na bagay na dapat ginagawa ng isang OFW. Okay, so number one, una niyan dapat gawin, spend quality time, of course, sa iyong family dahil sa tagal mong nawala. So, pwede kayong gumala, gumimik, mag-banding, magpunta sa isang magandang lugar dito sa Pilipinas, kasama sila, or mag-host ng isang dinner, or isang lunch, kasama sila. So, pwede natin gawin. Yun yung una natin dapat gawin. So, give time to your family para magkwentuhan. Isulit ang matagal na bagay o matagal na taon na hindi kayo nagkita. So, ito na yung chance nyo para magkausap. Lalo kung kayo po ay married, so yung mga anak nyo, bigyan ng time para mag-discuss, diba? So, yun yung una. Second na dapat mong gawin is to check yung mga pinagawa mo nung nandiyan ka sa Pilipinas. Okay? So, for example, nagpabili ka ng property. So, tinan mo, asan yung property? Okay? Pangalawa, kung naghulog ka for savings, nasan na yung bank account, diba? So, kung may iniwan ka ditong negosyo or investment, so try to see ano ba yung nangyari, nasan na. Okay? Kagaya yung isa sa mga OFW nating kaibigan na tumatawag sa atin na nakakaawa kasi alam niya meron siyang property dito, meron siyang pera sa banko, pag-uwi niya wala. So you have to check. I-check natin, okay? And third na dapat mong gawin ay asikasuhin ang mga documents kagaya nung senior sa atin na isa sa mga OFW natin. Nagpunta siya sa pag-ibigyan pito, nag-update sa SS, so sa mga documents na kailangan niya, sikasuhin natin, okay? So, i-check natin ang ating number, check mo yung contribution and everything, okay? At pangapat na pwede mong gawin, eto na yung best time, of course, para ka mag-start ng investment or yung anong negosyo mo, okay? So, nabanggit ko na kanina, pag-ibigyan P2, eto na, simulan mo na, magpa-member ka na, madali lang yan, di ba? O kung gusto mo mag-start ka ng investment through meron tayong marirecommend si Sir Jason Solomon sa Sun Life, may investment na in-offer. Si Forex Exchange na investment pwede. O kung meron kang gustong simulan na small business, maganda, ikaw na mismo yung makipag-usap, di ba? Kaya kanina yung kausap natin, so gusto yung magkaroon ng bigasan, so sabi ko, hanggat nandito siya, kausapin na yung mga pwedeng supplier niya ng bigas, di ba? So, maganda makita mo na yung start ng business at ng start ng yung investment. Okay? Kung may bibilin kang property, ngayon mo nabili niya hanggat nandito ka para ma-check ang mga documents and everything. Okay? So, para hindi masayang ang pag-uwi mo, ito yung mga
apat na pwede mong gawin kung ikaw isang OFW o uuwi dito sa Pilipinas. Okay? So, please share this video sa mga kaibigan natin, OFW, at sa atin lahat. So, para yung mga kamag-anak nila dito sa Pilipinas, ma-inform sila, mapaalalahanan na ito yung dapat nilang gawin pag uuwi nila sa Pilipinas. Alright, so thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day. And let's go, let's go.